Hello guys, so for today's video, kami ay cleaners. So magbibideo ako para at least makita nyo ako ng work ng mga cleaners. Ayan, so ang lilinisan namin ngayon is accommodation. I'll show you kung ano ang trabaho ng cleaner. Ayan, si Ate Michelle naglilinis ng balcony. Ayan, sige magbideo tayo. Pag-yas ako. Wait, ano yan? Wala. Sige. Okay guys, wait lang. Pag-ihas ako. I'm sweating. Okay, let's get water. And friends, kung nakikita nyo, medyo nakakapagod din maging cleaner. But sinabog kay Ate Michelle, laban tayo Ate Michelle, maglilis tayo. Pero dapat ikaw with composure, so ito yung ginawa niya. Ganun mag-cleaners, guys. Papunta pa lang tayo kami. Lana, graduate. Guys, yeah. So this is the work. Basically, the work of cleaners. Women cleaners. Hirap. Ganun. Lagan. The windows. Make sure na kung ano yung idedeman ng amo nyo, the client nyo ay dapat nasunod. So kung gusto nyo malinis yung windows, okay, go. Go! Ganun! Wala nyo ha, madali lang yung maging isang cleaner. Ganyan. Okay, done. So, let's move on dito sa loob. Yeah. Okay. Yung mga, ayan, mga cabinets. Diyan, lilinisan din natin yan. Okay. And ayan, of course friends, aside sa pagmamap, pagwawalis at pagpupunas ng mga dumi kung saan-saan man inuutos ng client nyo, of course expected din na magbubuhat kayo ng mga bagay-bagay. And of course, while moving things, hindi naman kayo alone kasi may kasama naman kayo. Usually, tigda-dalawa or tigda-tatlo yung ide-deploy ng mga female cleaners sa isang lilinisan. And of course, per hour po yung job order nyo. So, ayan, hindi naman masyadong nakakapagod pag marami kayong naglilinis. And of course, knowing Filipinos, sanay na sanay tayo maglinis sa ating mga bahay. Kaya gustong-gusto nila na mag-employ ng mga female cleaners from Philippines or mga cross-country. Ayan lang. Okay guys, so I'm done mopping the floor. So, next is this bathroom. Ayan. Gabi tayo ng bleach. Ayan friends, so makikita nyo, naka-block ako lahat, which is the wrong move ko dyan kasi nakalimutan ko sa part-time na to na dapat pala ang sinuot ko ay white kasi magbo-bleach kami at maglilinis kami ng bathroom. Anyway, nagdahan-dahan na lang ako para hindi magka-bleach at masira yung aking damit na sinuot. Ayan. Okay, so first room is done. So friends, lipat tayo dito sa second room. Ayan. Hindi naman siya gaano kadumi, pero again, maalikabok siya. And, ayan. Lilinisan natin yung floor. CR. And, of course, the balcony. And, isa lang yung CR dito. Which is good. Ayan friends, naglilinis pa din tayo sa second room. So, I know my curious sa mga nanonood dito kung magkano yung nakita namin or na-earn namin sa part-time na to ni Ate Michelle. So, kami ay binigyan ng 150 dirhams each or nasa 2,250 pesos po yun kung kinonvert for 8 hours. And, of course, 4 po yung rooms na lilinisan namin. So, tigda-dalawa kami ni Ate Michelle dapat eventually. Pero ang ginawa namin, nagtulungan kami sa 4 na rooms na yon. And hindi ko na na-video lahat ng mga pinagagawa namin kasi nalobat yung aking phone at yung charger dito na nalimutan ko, yung dinala ko is yung parang type C. So ayan, hindi ako nakapag-charge. So anyway, yan lang naman ang mga usually ginagawa ng cleaner. Saglilinis po talaga sila ng balcony,
dinadanggal yung dumi, minsan nagmove ng things, pero may kasama po kayo. So ayan, may idea na kayo kung ano ang trabaho ng female cleaners. And sa mga interested mag-cleaners, si PM nyo lang po ako or si Ate Michelle para masagot po namin ang mga tanong nyo. Bye-bye!